ito po pala ang aking proyekto sa AP or Araling Panlipunan. Ang aking pangalan ay Altenis D. Hipolito. Ang aking edad naman ay 14 years old. So, bago tayo magsimula, bago ko ipakita sa inyo yung proyekto ko talaga, ay gusto ko munang malaman ninyo kung ano po ba ang meaning ng informal na sektor. Ang informal na sektor ay nakilala sa kasaysayan bilang opinyon ng formal na ekonomiya. Ano po ba yung formal na ekonomiya? Anong pinagkaiba niya sa informal na ekonomiya? Yan. Ang formal na ekonomiya po, ito po yung may mga pwesto talaga sila. May pwesto sila, nagbabayad sila ng buwis at nasasaklaw sila ng gobyerno natin. Yan. Meron silang permit na nanggagaling sa ating pamahalaan. Yun, meron silang permit, guys. Ang informal na sektor naman, ito yung mga nasa tabi-tabi lang, nasa bangketa, mga ganyan, kung saan hindi sila nagbabayad ng buwis. Hindi sila kumukuha ng permit mula sa ating pamahalaan o gobyerno. Yan. Hindi rin sila nasasaklaw ng mga batas o hindi na-cover ng ating pamahalaan kung ano man mangyari sa business nila ngayon, kasi nga ay hindi naman sila kumuha ng permiso na nagpapatunay na sila ay magiging formal na sektor na sana or formal na ekonomiya na sila papasok. So, nasa informal lang sila. Kasi nga, hindi sila kumuha ng permit. Di naman din sila nagbabayad ng mga buwis. So, yon. Ito, guys, ay kabahagi rito. Ay kumikita sa paraan na maaring illegal. So, given na yan, guys. Illegal siya. Kasi hindi siya nagbabayad ng buwis eh. Kumikita sila. Tapos, hindi sila nagbabayad ng buwis. Yan. Kaya sila'y pumapasok sa informal na sektor. So, yung informal na sektor, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ito na ang aking proyekto. Number 1, upang mas mapaunlad pa ang ating ekonomiya. Kung makabubuti ba ang informal na sektor at mas may improve pa ang mga desisyon ng ating pamahalaan. Number 2, minsan ay hindi natin masisigurado. If malinis ba ang kanilang itinitindang produkto, lalo na at wala naman silang permit mula o galing sa gobyerno na makakasigurado tayo na kanilang tinitinda ay di kalidad na produkto dahil wala silang susundin na mga patakaran mula sa gobyerno. Number 3. Dito ay kumikita sila kahit papaano ng pangdagdag sa kanilang pang-araw-araw. Number 4. Sa wakas, tayo magtatapos na din. So, ang number 4 po natin ay pagbaba din ng malilikom na salapin ng ating bansa ay ang pagtaas ng posibilidad na kapag mangangailangan tayo ng pinansyal na problema, yan, gaya nitong crisis ay hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng ipangbabayad. Tama naman, di ba, guys? Pagkakunti yung kanilang nalilikom na pondo ay nagtataka tayo. Saan tayo kukuha? Di ba? Nangyari na nga yung ang ating bansa, ang Pilipinas, ay umutang sa ibang bansa. Nang milyon nga tayong inutang dahil nga kulang na yung pondo ng ating bansa, ng Pilipinas. Kaya nangailangan na mangutang na lang sa ibang bansa. Na hanggang ngayon ay hindi pa din nababayaran. Wala naman masama, guys, sa informal na sektor. Sila ay nagtatrabaho lang din naman. At kaya sila ay siguro hindi pa sila nakapagbayad ng kanlang mga buwis ay dahil yun nga, kapos pa din sila. Kahit pa gustuhin nilang nasa informal na sektor sila, pumunta sila sa formal, ay hindi pa rin kakayanin ang kanilang budget. Napakahirap din para sa kanila yun. Walang masama, again, walang masama kasi hinahangad lang nila na sila ay makapagtinda. Kumbaga, sila ay nagtatrabaho lang din para sila ay may makakain, may panggagastos kada araw. Yan. So, ayun lang ang aking proyekto sa AP.